Urinary tract infection, cervical cancer, ovarian cancer, vaginal and vulvar irritation. Pamilyar ka man o hindi sa mga salitang ito, sa tunog pa lang ng bawat salita ay talagang nakakatakot na. Lahat ng kababaihan, sa simula pa lang ng pagkakaroon ng kanilang monthly period, ay prone na sa ganitong mga karamdaman. At ang mas nakakatakot dito, malaking porsyento nito ay galing sa maling sanitary pads. Ako po si Dr. Ferd Soledad at nandito po tayong muli sa ating Good Life Health Forum upang pag-usapan yung mga problemang na-encounter ng mga kababaihan, lalong-lalo na po sa paggamit ng ating mga sanitary napkins or sanitary pads. Ito lang po yan pag-uusapan natin muli dito sa Good Life Health Forum. Simula po nung ang mga kababaihan ay nagkaroon ng menstruation or pagreregla hanggang sa time na siya ay magmenopause, yun po yung taon o bilang ng taon na kung saan gumagamit siya ng tinatawag nating mga sanitary napkins or sanitary pads. Ganun katagal yun. At imagine niyo po, kung maling uri ng sanitary napkin ang ginagamit ninyo, eh, siyempre, may masamang dulot ito or panganib na dulot ito sa inyong kalusugan. Ngayon po, sa dami po ng mga kababaihang gumagamit nito, importante po yung tinatawag nating hygiene, di ba? So, kinakailangan yung sanitary napkins or sanitary pads ay hygienic din yung proseso. Kaya lang nga po, sa pangyayari po na dumadami yung nangangailangan ng ating mga sanitary pads at sanitary napkins, bumilis din yung proseso ng paggagawa nito. At dito tayo nagkaroon ng problema. Alam niyo po ba na sa pagpuproseso, I mean sa paggagawa ng ating tinatawag na mga sanitary pads or sanitary napkins, ay gumagamit tayo ng mga recycled papers. At sa prosesong ito, nagsisimula po ito sa pamamagitan ng tinatawag nating bleaching. Ibig sabihin, binababad po yung mga recycled paper, binibleach using dioxin, at alam natin na kapag merong dioxin, carcinogenic po ito. Imagine niyo po, gumagamit tayo ng napkin na merong ganitong uri ng proseso, alam natin na unti-unti itong dioxin na ito na may carcinogenic capability, ginagamit po ng ating mga kababaihan, unti-unti po na-absorb ito ng kanilang katawan. At dito nagsisimula yung posibleng pagkakaroon ng mga iba't ibang uri ng cancer sa ating mga kababaihan. Buti na lang, meron tayong K-pads, sanitary napkin na merong negative ion. Isang napakagandang alternatibo sa mga karaniwang sanitary pads na nabibili sa market. At nandito po ang ating isang bravest dreamer na si Ms. Jocelyn Pinyapiel para maipakita yung advantages ng ating K-pad sanitary napkins against leading sanitary pads in the market. Good morning, bravest dreamers! Ngayon pag-usapan natin kung bakit sobrang trending at talagang ang daming gumagamit ng ating K-pads, okay? So, simplihan lang natin yung mga reasons. First, tignan nyo naman yung material palang quality. We have the panty liner, we have the night pad, at yung ating day pad. Okay, now, buksan natin kasi alam nyo ba yung materials nito ay sobrang ganda ng quality. Dito pa lang, mapapansin nyo na may safety sticker tayo. So, once opened, alam naman natin, no? Pag binuksan natin, mas magandang na ibabalik natin. Just like that, okay? So, protected na naman tayo from any harmful bacteria, okay? And then, pag binuksan mo to, may mapapansin kang nasa loob. It says here, Vagina Health Self-Test Card. So, tester siya para ma-check natin kung tayo ay merong bacteria. Ang good news po dito, free lang siya. Okay? So, nandun lang siya, inserted sa loob ng ating K-pads. Mapapansin din po natin na napakanipis ng ating pong K-pads. So, ganyan siya. Now, check natin ngayon anong kagandahan itong materials ng ating K-pads. First, kung mapapansin nyo, meron po siyang gasa. Yun po yung first layer, yung ating tinatawag na gasa. And then, yung gasa po na ito, napakaganda kasi hindi siya mainit sa pakiramdam at mas madibilis po siya makapag-absorb ng dugo. Now, magde-demo ko sa inyo ha. Kasi based on studies on the second day period, tayo mga girls ay talaga namang
Grabe, nakakapag-release pala tayo ng 150 up to 200 ml yung tinatawag na liquid blood. So imagine niyo na lang, sobrang heavy period yan. That is the reason why sobrang tumitrending si K-pad. Simply because after the first layer, which is the gasa, okay, mapapansin po ninyo, no, very absorbent siya. Gaano ka-absorbent? Check natin. I have here with me yung tinatawag na tissue paper. Hindi pa siya wet. It's so dry. So, mas mabiverify natin ngayon kung gaano kaganda yung quality ng ating K-pad. So, yung tissue, very dry. And then, nilagay natin siya on top of our K-pad. I-check natin ngayon. Didiinan ko. Okay? So, ayan. Medyo diniinan ko na. Pakiramdam ko. Dry na dry. Pero diinan pa ulit natin na mas maidiin. Very dry. Hampasin na natin. Ayan. There you have it, inahampas na natin. Can you imagine on your second day period, pero ang pakiramdam mo, super dry. Napakaganda at napakasarap sa feeling using the K-pads. Bakit? Yung first layer natin na gasa, pag ni-remove natin ito, ang pinaka-importante rin na layer ng ating K-pads is what we call the negative anion strip. So ito yung kulay green strip na mapapansin yung naka-attach sa ating K-pads. Okay? So ito po yung gasa. Okay? And then, ito yung ating negative anion strip. Na based on studies, nakakatulong po siya for proper blood circulation. And then, after the negative ion strip, meron po tayong cotton layer. Yes, you heard me right. Cotton layer, ha? Hindi siya papel na nilagyan ng chemical. Na importante, walang lason, all natural ang ating K-pads. So, tignan nyo to, may natira pa ako dito na liquid. Lagay ko lang dito yung cotton layer, ha? Tingnan natin kung mag-a-absorb pa. Kasi papakita ko rin sa inyo na meron din siyang kasamang all-natural na food-grade gel that turns liquid blood into gel. So no wonder hindi ka basta-basta talaga magkakatagos pag yung ating K-pads ang ginamit mo. At habang hawak ko siya, nararamdaman ko yung lamig simply because meron itong menthol and camphor. So grabe, ang pakiramdam mo talaga. Para kang giniginaw sa lamig. And then, meron po itong non-spilling fabric kung saan nakakatulong din siya para yung moisture ay mag-get in at yung heat out naman. So, nakakatulong po ito para malock yung tinatawag na dugo pero sumisingaw pa rin yung init ng katawan. So, imagine niyo kanina meron po tayo ditong nailagay mga 100 ml ng liquid, no? Tapos nilagay natin yung mga layers ng ating K-pad. So, gusto ko lang i-prove sa inyo kung gano'n siya ka-absorbent. Kasi kanina 100 to 150 ml na yung nilagay natin. But still, tignan mo naman na-absorb pa rin ang ating K-pads yung natirang liquid. So, bakit maganda ang K-pads? There you have it. Welcome to the good life.